Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang hapon po, ito po ang ating weather update ngayong araw, March 28, 2022. Yung minomonitor nga nating low pressure area, no, dito na nga po yan sa may parte ng Zamboanga City ay nasa 100 km north-northwest ng Zamboanga City. Kung mapapansin natin, ano, yung makakapal na kaulapan ay nakakaapekto nga po yan dito sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. At nakakaapekto na nga rin po yan dito sa may parte ng Palawan na posible na nga pong nakakaranas ng pag-ulan. Yung Easterlies naman po, no, nakakaapekto po yan sa eastern section ng Bicol Region at maging sa Metro Manila. Magiging maganda naman po ang lagay ng panahon dito sa may Luzon. Wala naman tayong inaasahan na anumang malalakas na pag-ulan. At ayon nga po, no, sa ating advanced weather forecast, meron pa po tayong posibleng dalawang low pressure area na papasok sa loob ng ating bansa. Check muna natin, no, yung zoom view kung saan nga makikita natin dito sa may Luzon area ay magiging maganda naman po ang lagay ng panahon. Meron po tayong nakikitang mga maninipis na kaulapan na posibleng nga pong makapagdala ng isolated rain shower. Dito naman po sa may parte ng Bicol Region, kung mapapansin nga po natin, ano, meron pong makakapal na kaulapan na posibleng makaranas po tayo dyan na bigla ang pagbuhos ng pag-ulan. Sa may Metro Manila naman po, no, asahan po natin yung localized thunderstorm na posibleng magpaulan, lalo po yan sa hapon at gabi. At pagdating naman po dito sa may Mindoro Province, mapapansin nga po natin, no, may makakapal na kaulapan na posibleng magpaulan sa Mindoro. Dumako naman tayo dito sa may parte ng Visayas kung saan nga, no, na posibleng nakakaapekto yung kaulapan nitong low pressure area dito nga sa malaking bahagi ng Visayas, dito sa may Tacloban, sa Bacolod, sa Roa City, sa Cebu City at sa Bohol na posibleng makaranas po tayo dyan ng mahina at katamtamang biglaang pagbuhos ng pag-ulan dahil nga yan sa ating low pressure area. Dito naman sa may parte ng Mindanao, no, yung western section ng Zamboanga ay nakakaranas po ng mga pag-ulan. Maging dito po sa parte ng Cagayan de Oro, nakakaranas po tayo ng mahina at katamtamang pag-ulan. Maging dito po sa Cotabato City at Davao, maging dito po sa General Santos City, may mga posibilidad po ng pag-ulan. Yung pinakasentro po nitong low pressure area, no, ay andito na nga po sa western section ng Zamboanga City. Kung saan nga, no, posibleng nakakaranas na rin ng pag-ulan dito sa may parte ng Palawan, lalo po dito sa may Puerto Princesa, Palawan, may mga posibleng malalakas tayong pag-ulan na maranasan. Iba yung pag-iingat na nga po sa mga kababayan natin dito, no, sa may parte ng Palawan na posibleng makaranas po ng mga pagbuhos ng pag-ulan dahil nga sa low pressure area. At ito namang low pressure area, no, mababa naman po ang tsansa maging isang ganap na bagyo. Dumako naman tayo sa ating advanced weather forecast kung saan nga itong low pressure area ay lalabas ng ating landmass ng Palawan. By March 29, ito nga po ay papalipit pa rin dito sa may parte ng landmass ng Palawan. At pagdating naman ng Wednesday, March 30, yung pinakasentro nga po ng low pressure area ay nakalabas na sa ating landmass. At may posibilidad na low pressure area na naman pong mabubuo dito sa labas ng ating bansa. Then pagdating po ng March 31, makikita nga po natin, no, makakaranas ng pag-ulan pa rin dito sa may Visayas at ilang parte ng Bicol area. At makikita nga natin, no, ito po, meron tayo isang possible low pressure area ulit dito sa labas ng ating bansa. Then pagdating po ng April 1, ito nga pong low pressure area ay sa eastern section po yan ng Davao. At pagdating naman po ng Saturday, April 2, posibleng nga po makaranas ng pag-ulan ang extreme northern Luzon dito nga po sa may Cagayan, sa may Tugigaraw at Isabela. Dahil nga po may posibleng tail end of frontal system po tayong makakaapekto sa Luzon. At pagdating naman po ng April 3, yung makikita natin mga kaulapan na yan na posibleng magpaulan dito sa parte ng Mindanao at ilang bahagi ng Visayas. Pagdating naman po ng April 4, makikita natin, ano,
na posibleng may mga malalakas na pag-ulan maranasan dito sa may Luzon, lalo po dito sa extreme northern Luzon, sa may Apari, may mga posibilidad pong malalakas tayong pag-ulan na maranasan. At yung pinakasentro nga po ng low pressure area ay dadaan na naman po dito sa parte ng Mindanao. At makakaranas po ng tuloy-tuloy na pag-ulan dito nga po sa may parte ng Palawan. At pagdating naman po ng April 5, tuloy-tuloy nga po no, makakaranas ng pag-ulan ng malaking bahagi ng ating bansa. May mga malalakas na pag-ulan mararanasan sa Luzon. Dito po sa Southern and Central Luzon, makakaranas po tayo ng malalakas na pag-ulan. Maging dito po sa Visayas at lalo na po dito sa parte ng Palawan ay makakaranas po tayo ng tuloy-tuloy na pag-ulan. By April 6, makikita naman po natin, no, dire-diretso pong makakaranas ng pag-ulan ang eastern section ng Luzon. At makikita natin, no, posible pong may mga malalakas na pag-ulan, lalo po dito sa may parte ng Quezon, sa may Pulilio Island, sa Isabela, makakaranas po ng mga malalakas na pag-ulan. At maging dito po sa may Bicol region, posible nga po tayong makaranas ng malalakas na pag-ulan. Maging dito po sa Palawan, makikita natin may mga malalakas na pag-ulan nga rin po at meron po tayo ulit na isang low pressure area na imo-monitor dito po sa labas ng ating bansa. Sa ngayon po, ito pa lang po yung available data natin para sa ating advanced weather forecast. Inuulit po natin, ano, yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po. Mahaba po ang ating advanced weather forecast, kaya manatili po tayong nakatutok sa ating advanced weather forecast para po malaman natin yung mga posibilidad na pagbabago na itong mga minomonitor natin sa manang panahon dito po sa loob at labas ng ating bansa. Maraming salamat po, mag-iingat tayo palagi. God bless po sa ating lahat. Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Disclaimer, please note no copyright infringement is intended. I do not own some materials, images, video clips nor audio clips used in this video. All content used fall under the remits of fair use. If happened that someone claims their ownership of the said materials above, I will not hesitate to remove them immediately.